Una po sa lahat, Sir Jade, and also, well, this is for you, Sir Jade, muna, Director Jade. Ang sinasabi po na basehan or isa sa mga basehan kung bakit kayo napagbintangan ay dahil po dun sa mga posts daw po ninyo na kayo po ay against o tutol sa modernization ng PUVs. Ano po ang masasabi nyo rito na ito ang isa sa mga naging basehan para kayo ay makulong ng 40 araw? Nakakatawa po. Medyo natatawa po kami doon. Kasi nung palang naman kina-question kami, wala namang mga tanong tukol doon. Never kami tinanong tukol sa mga opinion namin, ganyan. Nung nakulong na kami, tsaka lang namin nalaman later on na meron na sinasabi nila na yun yung nagsa-cyber patrol daw sila. Tapos binigat pa nila ay yung opinion ko daw doon sa modernization. Na natatawa din ako kasi kung alalahanin ko kung ano yung mga post ko, parang kakunti lang yun at maliliit lang tweets. Sa tweet lang naman ako maingay talaga. Sa Twitter. Tweet din siya. Ang naalala ko parang nag-post ako ng picture dun sa isang tweet siguro. Tapos baka mas gusto ko kasing i-post yung picture ko kasi yung kasi yung opinion. At sa totoo lang po, kung totoong tinanong nila kami, ay magkakaibang opinion namin pagdating sa mga issue-issue. No? Ako po, nakita siguro na yung Twitter ko, kaya nasasabi nila yan. Pero hindi nila alam yung opinion ng mga kaibigan ko. Sir, kayo, ano yung asking? Go ahead. And we would just like to emphasize, kasi lumabas to dun sa during the House hearing, yung mga tweets niyo, it came after, no? Their illegal arrest. So, parang to cover up their tracks ng pagkakamali nila, maghanap tayo. So, yun lang. So, you mean to say, parang pinaninindigan na lamang nila kung ano yung unang parang hinala nila? Yes, definitely. Kasi, for us, naninindigan kami talagang zero evidence ang PNP to implicate the Direct Jade and his friends. Wala. As in, zero. And in connection to that, even the police themselves mentioned that they have no physical evidence and they are only basing your arrest on the witnesses' accounts. So, all the more na ano ang gusto niyong sabihin sa mga authorities considering that you also suffered imprisonment for 40 days and it's not, of course, di ba, hindi naman usual na makulong ng 40 araw for something like this. Ano yung mensahe niyo sa kanila? And considering the fact that they even mentioned that this is not yet done, hindi pa mag-motion for reconsideration pa rin sila, and they are still targeting you in other words, ibig sabihin, kayo pa rin ang tutuntunin nila. Opo. Ang ganda po ng tanong, kasi po, hindi po kami yung may gawa. Innocent po kami. Kaya alam namin na balang araw, habang nasa loob kami, alam namin na mananaig yung katotohanan kahit papano. No, pero habang tumatagal, naisip namin hindi na nagiging sulit yung stay namin sa loob. At para maging sulit siya, kailangan may purpose. No? So, natanong namin sa sarili namin, ano kaya yung purpose kung bakit tayo nandito pa sa loob ng kuluhan? Kaya ang naisip namin is baka dahil sa nangyari sa amin ay pwedeng may mangyaring pagbabago at baka hindi na maulit sana yung nangyari sa amin. At yun yung sagot namin sa tanong ninyo po na kung meron kami maitutulong sa mga otoridad at makikinig sila sa amin, baka po hindi na maulit yung nangyari sa amin. You consider yourself as fall guys, fall guys daw po bang tingin ninyo sa sarili? Okay. Hindi naman namin tinawag sa sarili namin. Kayo ba? Parang hindi naman. hindi na kayo. Well, if you base it on kasi sa experience nila, Jade, whenever we go to jail, lagi kaming nagkikwentuhan, kumusta kayo, kumusta yung mga kasama nyo, sabi nila sa amin, Attorney Carms, regular pala dito yung illegal arrests, hindi lang kami. So, yung mga kasama daw nila doon, halos lahat daw illegal yung arrest. So, hindi sila fall guy. It's a common thing. It's a systemic problem. That's why we call on our friends in Congress
na sana po mabigyan ng pansin ito. Kasi kailangan to ng pagbabago. Na timingan lang na, eto, director si Direk Jane, sikat siya. Kaya nabigyan ito ng plataforma. But, teacher po kasi ako. So, more than condemning the police officers. Kasi marami pong matitino na police. Siguro po ang mas mabuting gawin is magbigay tayo ng patuloy na training, patuloy na capacity building, lalo na sa mga warrantless arrests. Para po matulungan natin sila. Matulungan natin sila na protektahan tayo. Yun po. Chel, baka meron po kayong, considering yung question kasi dun sa mga napakarami dong mga warrantless arrests, and in your decades of experience, baka pwede kayong makashed light to confirm that. Marami tayong nakita mga systemic flaws dito sa kaso nila, Direk Jane. Yung una, yung sobrang pag-rely ng ating law enforcers sa tinatawag na eyewitness testimony. Kung wala naman physical evidence, ang pag-iimbestiga kasi ng kaso sa ibang bansa ay evidence-based. Ibig sabihin, nasa likod ang siyensya. At hindi sila magtutuloy ng pagsampa ng kaso kung wala talagang matibay na ebidensya. Yung problema sa atin, ang ating PNP, ang ginagamit nilang batayan ay yung tinatawag na clearance and solution rate, which only pertains to identifying the suspect and filing a complaint. Hindi sila nangongolekta ng sapat o matibay na ebidensya na panigurado na talagang may basis yung pag-prosecute. So, yun yung isa. By the way, I have to congratulate Attorney Mike and Attorney Combs. Ako po ay supporting role lang po dito. Ang lead counsel talaga si Attorney Carmela Peña at si Attorney Mike Parpuri, and they did a very commendable job.